Hi JOHNitors and welcome back to my channel. So for today's video, pupunta ulit tayo ng Malaysia. Pero sa ibang lugar naman. So we are going to Cameron Highlands and KL nga for the first time. So hindi pa ako nakakapunta dun. After 6 years na ako dito sa Singapore. So first time ko pala makapunta ng KL and Cameron Highlands. So yung Cameron Highlands is parang Baguio daw sa atin. Pero kasama natin mga friends natin dito. So, gabi na dito. So, pupunta kami doon ng madaling araw ng Sabado. So, samahan nyo kami pumunta doon. And itutour ko kayo doon. So, tara, pupunta muna kami kila Tetet kasi doon kami mag-stay for the night. Para lahat kami sabay-sabay kinabukasan. So, tara, let's guys. So, ito, may dala akong backpack na malaki. Grabe, 2 days lang kami doon. Tara na! So ayan na, nandito kami kila Tetet. Ayan o, kasama natin si Chel and Chilik. And ayan, si Pian. So ayan, kakain tayo ng mala for today's video. So yun nga sinasabi ko, bukas nga is pupunta kami ng Malaysia. So kailangan maaga kami. Pagbukas pa lang ng checkpoint, doon na kami. So ayan, dito muna kami, kinukup muna kami ni Tetet. Nagsishoot kami. So ayan. So yun nga, so pinag-uusapan na namin yung flow ng direction namin for tomorrow's video. Tingin ko na tayo matulog. Direction na lang tayo. So yun nga, kasi madaling araw pa lang, dapat dadun na kami sa Woodlands checkpoint. So ito kasi yung itinerary namin, supposedly. Pasok! So ayan. So sobrang traffic kasi sa Malaysia. So yun yung magiging problema namin. So kahit madaling araw, sobrang traffic daw papasok ng Malaysia. So hopefully mapuntahan namin yung mga dapat puntahan. Kasi magpe-plane kami from JB International Airport papunta ng Ipoh. So yung Ipoh is another part na naman ng Malaysia. Then Ipoh to Cameron Highlands. So nag-rent kami ng van papunta doon. So yun yung magiging transfer namin for tomorrow. So mahabang biyahe talaga yung gagawin namin. Kahit Malaysia lang yung pupuntahan namin, sobrang dikit. Pero malayo pa rin. Kasi sobrang laki ng Malaysia. So yun lang naman. So dito na kami magpapalipas ng gabi. And then sama-sama na kami punta doon sa Woodlands checkpoint through Grab the next day. So good morning guys. So naka-prepare na kami para pumunta ng borderline sa may Woodlands checkpoint. So it's 4 AM here in Singapore. So ayan, nandito na rin si Jane tsaka si Iris. So pe-prepare lang kami tapos mag-grab na. Dalawang grab kami kasi 7 kami. So para mas madaling mag-book. So dalawang tig grab 4. Tapos yun, punta kami sa checkpoint. Bawal na mag-vlog dun. So kita-kita lang sa Malaysia. Mga naka-jacket na yung mga yan. Nalamig yun. Alam si Tetet, babay na. Hindi tayo kasya eh. So mauna na kayo bumaba. Bye-bye. Kaya si Tetet, nagsarado pa ng bahay. So yun, nauna na si The Chilik. Si Chilik, si Jane, tsaka si Isis sa kayo noon. So naiwang kami dito. 2 minutes pa tayo. 2 minutes pa daw. So yun na yung sa amin. So yung mga biyahe namin nasa 15 to 20 minutes lang siguro. A few moments later. So ayan, nandito na tayo sa JB ulit. So 7-Eleven yung money changer. Tapos mag-grab naman kami papuntang airport. So pupunta kami ng Ipoh. And then saka kami makakapunta ng Cameron Highlands. So time check is 6 AM na. So 8 AM yung flight namin. So maghahanap lang kami ng sakayan, grab. Tapos andun na kami sa airport. So ayan, nandito na kami sa Senai International Airport. So papunta na kami ng Ipoh. Ipoh Makanochi. So dito medyo malamig-lamig na kasi madaling araw na eh. Pero mga 6:30 na pala dito pero madilim pa. Ayan. Tapos yun si Jirik nag picture taking pa. Turista yan. So ayan, nasa loob na tayo ng International Airport dito sa Senai. So sarado pa yung mga kainan, so wala pa kami mga kainan, oh. So ayan, mga close pa.
Kasi 6:30 pa lang. So ayan, gala-gala muna. Kasi 8:50 pa yung ano namin. Check-in. Eh, 6:30 pa lang. Kain ba muna? Check-in muna. Ayo. Wala pa naman makakainan. So ayan, check-in sana kami dito para meron kaming boarding pass na. Kaso hindi pwede yung sa amin. Si Jel yung ano, aming booker. Booker yan. So yan, dapat manual check-in kami daw. So yan, magma-manual check-in nga kami. On the way to departure hall. So dito kami sa Old Town. So yan, ang ganda ng ano nila dito. Ang ganda na setup. Oh, may chandelier. Chandelier? Lamp ceiling, lamp lights. So yan, sa order kami ng breakfast muna. Kakain muna kami. So ito yung mga pwedeng order din dito for breakfast. May nasi lemak, siyempre. Then coffee nila. So yun, menu yan. So ayan, order na kami. Sana andito na yung mga kape nila, yung iba, yung may mga kape. So sila dyan, walang kape. Hindi may mahilig sa kape kasi inaantok pag nagkakape. So ayan, may picture taking pa. Mukha kang nene dyan. Auntie. Yeah, nene. So, gusto mo yun, in-occupy namin isang long table. Wow, may salo-salo yan. May piging. So, dito na yung coffee natin. Coffee. So, in order natin is hazelnut coffee. So, kalasa lang naman siya nung tinitimpla actually. Hindi siya ganun kainit. Sarap. Medyo foamy lang yung nadagdag dun sa ano. O para dun sa instant. Kasi in-order nga tayo ng nasi lemak pa for breakfast. So magkakanin tayo. So nasi lemak dito, this is chicken and the rice. Then may actually rice with coconut. Coconut rice. Tapos may ano yan? Cucumber. Then may sambal. Then mani tsaka dilis. Yeah, masarap yung combination. So, andito na yung order ko, yung nasi lemak nila with fried chicken. So, grabe oh. Drumlets. So, may boiled egg. Sambal. Yung peanuts, yung dilis. Tapos may kropek, may pipino. And then yung coco rice nila. So, rice siya na may coconut milk. So, sa kanila wala pa kasi hindi sila nag-nasi lemak. Nag-french toast lang sila. So, hindi rin yan, nasi lemak din. Gutom na yan, hindi nag-aantay. Alamig din ang kape namin, in fairness, bago pa dumating yung order. Pero masarap yung kape. Tapos may picture taking pa kami. Sila nagpipicture pa. So, dito na yung French toast nila. So, mukha rin masarap naman. So, ayan. Limang French toast. Ayan na. Ayan na. Kain tayo, guys. Kain. So ayan, sa mag-check-in na tayo. So may ticket na tayo, may e-boarding pass na rin. So tapos na kumain. So getting ready na para sa ating flight papuntang Ipoh, Malaysia. Ayan na, magbo-boarding na kami. Wow, grand entrance. Ayan, nakaupo na kami. Ayan, guys, lang bagahe lang yun sa kabilang side. Sinang nahiwalay? Si Jilik ba? Ayoko. Nasa si Jilik? Ayan, nandun sa kabilang. Nandun si Jilik na sa unahan. Grabe, may pimple pa ako. So ayan, may araw-araw na. Sakita mo ng kalangitan. So nasa isang oras at kalahati yung biyahe namin. From JB to Ipoh. So medyo malayo din siya kahit papano. Laki kasi ng Malaysia, di ba? A few moments later. Yay! Lumapag na kami sa Ipoh! Welcome sa Ipoh! So nandito na tayo sa Ipoh Airport. Ipoh Airport. So nandito na nga tayo sa Ipoh. Ito yung airport nila.
So, antay na lang natin yung van yung inarkela namin going to Cameron Highlands. Napaga kasi kami. Supposedly, ang dating namin is 10 plus. So, nakarating kami dito ng 9:40 pa lang. Diba ang aga? So, 9:50 na. 10 minutes na lang inantay namin. So, malis kami ng Singapore ng 5, diba? Tapos, nandito kami ng 9:40. So, another 2 hours for the travel naman, land to Cameron Highlands. So, almost half day din yung travel namin. Tapos, pag nakarating na doon, doon pala kami nakapaggala. So, dito medyo nararamdaman naman na konting lamig na. Sana doon sobrang lamig, diba? Para worth it. So, ito yung airport nila. Maliit lang kasi domestic airport lang to. Ayan. So, andito na yung sasakyan na ating van. Si Chela ang contact person. So, ito yung van na rentahan namin. So, malaki siya, in fairness. So, lahat ng gamit namin nandito sa loob. Nandito sa loob, papunta sa loob. So, ayan. So, namit na namin yung driver. Siya na rin yung tour guide namin. So, magkano nga dyan yung kuha mo dito? So, isang buong araw na trip ko lang. So, ayun. So, pupuntahan namin ni... Si Kuya na bahala mag-tour sa amin. So, 250 SGD daw. Pito kami. So, ang laki nung van, actually. So, sagulat si Kuya, wala kaming bagahe. So, yung expect niya, meron kami mga bagahe. So, mga bag lang nang dala namin. So, dito na kami sa aming first stop sa Watercress Valley. So, dito kami kakain. So, mataas na dito sa lugar namin. Ayan. So, dito kami binaba nung driver ni Kuya, si Kalish. So, sobrang tagal ng biyahe actually. Tulog ako sa biyahe. Almost 2 hours yung biyahe. So, ang lamig na dito. So, makikita ka na ng mga flower farm dito, ng mga lettuce farm, tsaka ng mga strawberry farm actually. So, ayan, may mga greeneries dito. Green farm. Green farm? Greenhouse. So, dito kami kakain ng lunch because it's 12 noon na. Noon. So, yun, nag-order na kami dito. So, hotpot lang yung drinks. Ay, drinks nila. Hotpot lang yung food nilang lunch. So, set na yun. So, dito na yung aming kakainan. So, yan. So, ito lang yung background na kakainan natin. So, welcome to the Philippines. Puro pala yan din. So, yan lang siya. Mainit dito sa part na to. Pero malamig pa rin kasi parang bagyo nga daw dito. Bagyo yan. Bagyo feels. So, nandito na natin yung drinks. So, ito yung watercress drink nila. So, ito yung watercress. Tapos meron silang dried fruit. Anong fruit to? Ilang lasa? Ha? Hindi masarap? Parang water chestnut lang. Paano mo nilalagay ito dito? Sobrang tamis. Parang lang siya matamis na sa kulaman. May pagkaano yung tamis niya. May pagka-arnival. So, ito na yun. Non-vegetarian na ano. Hotpot nila. So, good for 6 daw yun. Parang dami. Grabe. Sobrang dami nyo. So, meron tayong chicken. Meron tayong mussels. Meron tayong unknown food. Unknown food? Mushrooms, tofu, egg. Lani, itlog. Eh, no, ano? Dito tayo at dinner. Yes, may noodles. Noodles. Magkano kaya dito? Malay mo, masarap. Kain lang lang kami ng kain, pero wala kami tinanong na presyo. Sabi lang namin, sige, ito. 9 pesos. Yaman yan. Yaman yan. So, dito kasi yung recommend ni Kuya Driver. Kuya Driver, so dito na lang kami. Eh, wala ding malapit na kainin actually. T-shirt. So, ito yung sasabaw. Dito ka dyan? Dito ilalagay yung mga ingredients. So, ayan. Wala pa naglalagay kasi wala pang may gusto maglagay. Ito. So, ayan. Meron kayong noodles. So, ayan. Tapos, naglalagay na sila mga kung ano-ano sa hotpot. Then, nagdagdag pa kami ng rice. So, ayan. Busy sila maglagay na kung ano-ano sa aming hotpot. So, welcome to Lomi Batangas. Naging Lomi yung ano na. Diyos ko na pa ka daw. So, ayan. Luto na, guys. Kain na tayo. Si Tetet kumakain na, oh. So, ayan. Tapos na akong kumain. Sila kumakain. Okay. So, hindi ko masyado na-enjoy yung food. Hotpot na may rice. Tapos yun, after namin kumain, ang first stop namin is yung boti daw. Boti. Boti farm. So, mga tsaahan. Tsaahan. Mga pananim ay tsaa. Farm. And then, or yung Flora Park daw, so mga bulaklak. Instagramable. Instagram word. So, ayan. So,
Balik na kami sa aming van sa Boaty Palomo na kami mauuna. Boaty Farm sa mga tea farm nga. Sana may matcha sila. Hindi ko na-search eh. So down to our first stop, Boaty Gardens. Ito na yung tea farm. And ang daming tao, grabe. So yun yung bulbuntuki ng tea farm sa likod. So may staircase dito, pwede bumaba. So makikita mo, ang ganda ng landscape. Kasi ang daming tao. So ito siya, yung Boaty Center. Tingin natin kung ano yung mga pagkain dito. So may makainan dito eh. So may mga pastry. Cakes. Tapos yun, meron sila mga teas. Hot and cold. Tapos ito yung balcony nila dito. So ayan, tea farm. Ayan, ang daming tao dito. So ito magsayang na yung tao, ang daming nagpapakuha ng picture dito. Nakikijoin yan. Ayan, ang dami sinila, kasama sila doon. Mga auntie. Picture taking pa rin kami. Model ngayon si Tethet. So may bakit tacha, pinatanggal muna na. Wow! Pag-tikpok ko yan. So ang ganda dito eh, ano, bulubudukin. Lahat yan is tea o cha. So yun nga, sayang lang. Wala atang matcha dito. Yun pa naman yung nilook forward ko sana. Hindi ko na-research. So ngayon, bababa naman kami. Traffic din. Traffic dito pababa. Ate, pabili pong Yakult. Isa lang po. Isa lang? Ito lang po. Anong flavor? Yung original. Original. Strawberry lang meron. So, ayan. So, ito yung pababa. Boaty na pababa ng pababa. May kainan kaya doon? Gutom ulit yan. Di ba ito yung ano, pastor? Si Bo Sanchez? So, dito yung picturan area. Kasi nandito yung pangalan ng tea farm. So, ayan. Bababa na tayo. Doon may mga sasakyan. So ito na yung nasa baba na kami. So usapan namin kay Kuya Driver, 30 minutes lang. Kinabot kami isang oras dito. Picture lang ginawa. Kasi nga dapat mag-cha-cha kami o mag-snack pa doon sa canteen or restaurant na yung cafeteria. Kaso ang haba ng pila eh. So northward naman pumila. So nag-picture na lang kami. So ayan, so bumaba kami sa kalye, sa may bangin. Pipicturean daw kami ni Kuya, ang tourist guide namin. Tapos isa-isa kami itutulak. So ito, so picturean daw niya kami dito. Group photo. May kasama tayong iba. Tapos yan, pa-epek. Parang lang ano, nasa La Presa. Wow, alam niya. Alam mo pala yun. So dito kami sa ano, mga damuhan. Ingat ha, medyo malalim yung iba. So ayan, pinatsaka kami ni Kuya, galing doon sa taas. Kaya effort ni Kuya, ganyan lang yung pinuhanan niya. Pero dito makita mo, maganda nga talaga siya, oh. So balik na kami sa van, so pupunta na kami sa next stop. Saan yung next stop natin? Strawberry Farm. Bagyo feels lang yun. So next stop natin is yung Strawberry Farm. Aakyat pa daw kami, lalakad pa pala. So ayun, nandun yung ship sanctuary. Ship yarn. So ito pala yun, Strawberry Farm. So ito, Raju's Hills Strawberry Farm. So akyatin natin. So nakakita sila ng strawberry cheesecake. Kala mo, may tinda talaga ang cake eh. Meron ba ka siguro? Bagyo feels yarn. So colorful yung staircase. So ito, nakakita kami sa taas. So nakikita na ako strawberry jam. So meron strawberry jam, yun nga. So baka sila less sugar, tsaka normal. So yun yung presyo nila, oh, mura lang. 8 RM lang yung normal. Tapos yan, tikima na. Tikman natin yung less sugar. Maasim siya. Asim. Try mo yung ano, normal. Tapos ito yung normal. Harap yung normal kasi hindi siya maasim. Normal na lang. Normal na lang. Mura pa. Pero yun daw yung strawberry picking. Finish na. Tapos na. So, mag-shepherd ano na lang kami. Ship, ano yun? Ship sanctuary. Magmerienda muna tayo dito.
gusto magmerienda. May gusto magmerienda dito. Kasi ito nga cafe nila dito. Ayan, meron na sila strawberry milkshake. Sa akin kasi nagmatcha pa rin ako kahit nandito na sila kasi strawberry. Masarap. Ito na yung sa akin. Tapos ito yung kanila. Ah, may pampataba yung sa akin. Ako lang pala na iba. Harap yan. Ay, ang tamis. Ang tara. Patikim. So yan, we are going now to the ship sanctuary. So naglalakad na kami while drinking our drinks. So ano yung ship sanctuary? May ano, Hotel Kea Valley apartment pa na luma na. Hindi ko alam kung abandonado na ba. Kasi ito dito may mga plant market. Plant market yan. Ayan, may mga cactus. So ito na yung ship sanctuary. So may pila yan. So ayan yung mga paligid niya. May hotel. Medyo mainit dito ngayon. Napupunta na tayo sa ship sanctuary. So ayan, nakapasok na kami. So ang ano is magkano? Pila mo na lang. Ano? Ito. Ito. 8 lang per person. 6 per person. Ah, 6 lang. At may entertainment lang. Ah, kasi ano, baka na ano ka as children. 5 lang yung children eh. Nasa na sheep. Ayun, pumila doon. Ang sheep, ang sheep. May pila pa rin. So ayan, punta na tayo ng ship factory. Pero pinaiwan yung mga binili namin. Kasi bawal yung plastic bag. So may souvenir shop dito. Ship. Ang laki ng ship. Wala, $30 din yan. Pero malaki na ano. Na ship. So eh, tara, napasok na tayo dun. So nandun sa baba yung mga ship, oh. Nasa taas pa kami. So mamaya ma-encounter natin. So ayan. Napila pa ba ako yan. Tapos nakitetet yung pakain. Kasama na yun sa entrance fee. Yan na pala yung mga sheep eh. Oh, sheep. Shun the sheep. Ayan, pag-alagaala lang sila. Medyo may amoy lang. Anong medyo? Medyo talaga. Chu! Picture na. Chu! Ay, Amerikano yan. Ito gusto ko kasi yun eh. Ano yung pakain nila? Pagsubo, parang pellet. Pupu yan eh. Pinatigas sa pupu yan. Eh, napakainin nyo na. Hello! Nila ng pagkain, no? Naalok na. Nastuck pa sa dugay. Natatakotin yan. Hey! Hey, you! Ayun na, kumakain na siya. Ay, doon talaga. Sinaboy yan. Ala, 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 ala. Sinugod na si Jilik. Mas gusto nila grass eh, oh. So, ayan. Grass ang mas trip nilang kainin kaysa pellets. Sila tetet lang nag-e-enjoy. The rest, eto. Katambay. May amoy eh. Ang dami namang kambing sa probinsya. Sa true. Ang dami nga sa kambing. Kapatid ko kambing. So, ayan. Saan pa ng tatay ko yung kambing? Ayan, so tapos na tayo sa ship sanctuary. So last stop na natin is yung floral garden. After that, magche-check in na tayo sa ating Airbnb dito. Care of Tethet. So mamaya tour natin kayo doon sa pag-i-stayan natin. A few moments later. So dito na tayo daw sa last stop natin. So kito tayo doon sa pinakataas. Joke lang. Ito na, Flora Park pala. Naiisip ko floral. So ito may pick-up point dito kasi may paakyat pa yung sasakyan tayo. So yan, so may bayad siya 50 ringgit entrance fee. So nasa loob na po kami ng lorry. Yan, hatid na kami sa ano, sa construction site. Work na po ulit. So yan, papunta kami ng Flora Park na. So andito na tayo sa Flora Park. Siyempre, puro bulaklak. Ayan, entrance tayo. Magbabayad tayo dito ng 50 ringgit. Pasok na tayo. So ayan, free to gala na inside. So more on photo ops lang talaga dito. Ng mga bulaklak. Ayan ang mga plants. So ayan, may map tayo. So map pack. Coming soon na, iba hindi pa tapos. So let's go. Tsura na. So ayan. So ito yung indoor flora garden. So medyo pataas siya.
Ayan. Iba't ibang colors ng black lock. Wala na tayong energy, kakalakad, kapagod din buong araw. Tapos yan, may papasok pa doon sa loob. Flower fields lang, all over. Ayan, dyan pala kayo. Hi! Ano to, marami to sa Pinas eh, di ba? Hala. Ang dami na to sa Pinas, ba't dito kayo nagpipicture? Yung mga ligaw na bulaklak. Grabe siya. Diba? Ayun, oh. Diba? Siya yung gano'n. Maligaw yun na siya, no? Kalachuchi. Hindi kalachuchi yung pot, ano ganyan. Ano pangalan nito? Gumamela. Hindi gumamela. Last na ba to? Hindi, meron pa dun. Hindi gumamela. Ito din ako. Co-ops mo na dito ng konti. Tapos, may pupunta pa tayo sa inyo. Ayaw, may pupunta na. Sige, sige. Nandito tayo ngayon. Pagod na yun. Sa 5 and 6. Babalik tayo dito. Tour guide yan. Para pumunta sa 7. So, maglalakad na naman tayo. Yeah. Yung 7? Yung 7 is stairway to heaven. Tapos dito ito may... Dito sa mapa, you are here. No! Hindi siya gumagal. Ito yung entrance. Yeah. Ito yung outdoor, ito yung indoor. Ano yung 10? Ano yung gusto mong punta? Ito yung ano. Para siyang cave. Ang dami pala. Kala ko last na to. Dead end na doon. Meron pa pala pupuntahan. Model yan. So bumalik kami dito para mag-photo ops. Wow, may photographer yan. Okay ba? Tapos yun, pupunta kami sa number 10. Papasok kami doon, lalabas. Then pupunta doon sa taas. Then pupunta doon. Layo, di ba? Pupunta naman tayo sa taas. So ito yung view sa taas. Daming bulaklak. Ah, may bulaklak. Then may mga dining dito. Hindi ko alam kung may pagkain. May pagkain nata doon, no? Popcorn and ice cream. So pwedeng kumain dito. Follow you. Ang ganda dito. Paakyat nga lang. Kaya pala tumigil sila kasi paakyat na naman. Yes, lahat ng kanto may photoshoot dyan. Stairway to heaven. Stairway? Stairway. Stairway yan. No? Hardware. Maganda daw doon sa taas eh, sabi ni Aboy Kuya. Pupunta pa kami doon sa taas. Yan, turn naman ni Iris. So, sarado pala doon sa part na yon. So, dito kami dadaan daw. So, next stop. So, akit na naman tayo. So, may cafe house daw doon sa taas. So, ito merong refreshments dito. Pero meron pa ulit sa taas. So, akit ulit. Siguro yung work is... Hindi, workout lang. Hindi worth it. Ay, nakuha sa kanto. So, ito na yung current view. So, mag-focus tayo sa taas. Yeah, that's so, maganda siya actually. Para naman maximize yung 50 ringgit natin. Wala na. Hingal na lahat. Ilan na lang kami natira. Wala na si Jilit Jilig. Nahapaw na. So, konti na lang. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Uy, may baro sa Bali. Dito na tayo. Ayan na. Ay, niningit ka pa ha. Ayan, dami pang bulaklak dito. Hingal. So ito yung picture area. Picture area? Photo ops area. Tapos ito yung view mo sa baba. Oh. Ganda. Kahingal lang. Tapos may something pa dun sa taas. Puntahan natin. So ayan, nakapwesto na si Tete dun sa duyan. Ready to picture na. Ayan, Bali feels yan. Balibid pa reason. So last akyat naman. Panay akyat pa rin. So yun, may building doon. So ito, may cafe dito. Pinky Chinky. Then merong stairway pa dito na mataas. So please only 5 people daw at a time. Doon sa dulo. So yan, model. Against the light. Oh, against the light. Kaya pala walang pipicture against the light. So dito, against the light. Kaya wala masyadong pipicture. Pero nakakalula siya. So kaya pa tayo. So overhanging kasi siya. So ayan. Nakakalula siya dito. So may init pa. So ayan. Hala. Kakahingal, hopefully kita tayo dito. So ayan, nakakalula. Ang
taas. Nakapagod. After nito, babalik na kami kasi nandun sa baba si Jel Angelique. Tapos magche-check-in na sa Airbnb. Pupunta pa tayo dun sa dilaw na yon. So, dun yung gusto puntahan ni Tete. So, yan. Nakakalula. Ala, Tete, palalaglag ka! Si Jane yung takot dito. Actually, so, hindi siya umakyat. Wala kami pang picture sa'yo dyan, Tete. Dead bat na yung phone ko. So ayan, so nakakalula din dito. So ayan, dito magpipicturean. Gusto ma-achieve ni Tetet yung pagkadilaw niya dito eh. At saka, gusto ko video at saka picture. So ayan, photo-ops ulit dito. Siyempre, and of course, si Jane ang ating bida. Tayo niya pag nag-portray dito. So yung kay Tetet ang ganda ng nakuha eh. Hindi pala kita dito, madilim. Ayan. Hindi din kita eh. Ayan, naka-privacy ka kasi. I'm sorry. So privacy. Okay. Wow, talaga naman. Kinakarir. So yung mga bulaklak niya is ano, hindi naman totoo talaga. Plastic lang siya. Pero ang ganda tingnan, tapos may lights dito. Oh. Grabe, 251 steps pala in total yung inakyat namin. Grabe, kaya pala kakapagod. So ito may cafe nga dito, so may mga pagkain. So tingnan natin yung pagkain nila. So dito para namang may convenience store. So doon yung mga cafe, so may mga tables, pwede kumain. So ayun, umupuna tayo dito, ang lagkit. So lang table ulit tayo, so sabi ko nga, nasa baba si Jill and Jilik. So bababa na kami after nito, mag-refreshment lang kami, so order ng drink. Para kasing food dito sa taas, kasi magkuklose na rin sila daw, close na yung kitchen. So kikitain na lang namin sila sa baba, tas Airbnb, check-in na. So ito naman yung struggle ngayon, pababa na kami. Pababa na pababa. So madali lang naman siya, kasi mataas yung mga hakbang. Pababa. Ay, bibiro. So ayan, nakababa na tayo. So andito na ulit tayo sa entrance kanina. Papunta na tayo sa Airbnb. And inantay na namin yung driver. Pabalik na doon sa lorry. Ay hindi, pabalik muna kami pala doon sa pick up point kanina. Sasakay kami din. Yung driver nag-iintay doon. So babalik kami ng Pahang para sa aming Airbnb. So ayan, andito na tayo sa lugar ng Airbnb natin. So ito ay the Quintet. So mag-register lang tayo. So ayan na, nakapasok na tayo sa ating Airbnb. So we have 3 rooms, di ba? 3 rooms. Si Chilik sa sala. Wala sa karo. Meron ditong TV. Yan, meron silang balkonahe. So ayan, kompleto naman siya. May high chair para kay Tetet. So may filter din yung ano nila. Yan, ang ganda actually, oh. Semi toaster din sila dito. Pwede na tayo mag French toast dito. Then yung kwarto natin, andon tatlo. So yun yung sala, di ba? Ang social. Tapos, ayan, kwarto. Kwarto! Toilet. So ang ganda, relaxing. So ayan, nakapag-cool down and settle down na kami kahit papano dito sa Airbnb. Diba ang ganda nung unit, so 3 rooms, tapos may isang masters, dalawang common. Then ang ganda ng sala, ang laki and yung dining din. Kompleto lahat. So mura lang, nabook ni Tedet at 162 SGD for one night. Papahinga lang kami tapos kakain na ng dinner. Pero dito ko na ika-cut off yung ating day 1 sa Cameron Highlands sa Malaysia. So sana na-enjoy niyo yung ating tour. Napakadaming gala and lakad na ginawa namin. Pero worth it naman kasi ang lamig naman dito kahit papano. Baguio feels nga siya. So magdi-dinner lang kami then bukas pupunta kami ng Kuala Lumpur naman for another tour. Batu Caves, Petronas Towers. So ayun, ito ko na tatapusin. Hope you enjoy this video. So sa mga hindi pa naka-subscribe, please do subscribe to my channel and click that subscription button below para naka-subscribe kayo and updated sa ating weekly vlog. So ayun lang naman. So maraming salamat. And once again, I am John, your civil engineer here in Singapore. Bye guys!